naging official na? Kinausap ko siya. Sabi ko, gusto mo tayo na? Tapos anong sagot sa akin? Kayo po. Baba ng tingin ko sa sarili ko kasi tinatago nila akong lahat. Mas baba akong tao, yung parang nakakadiri ba ako? Kung ika-cancel nyo kami dahil ayaw nyo sa bakla at sa lalaking nag-iibigan, di ka, wala na kaming pake. Ay, at paninindigan ko itong gano'n. This is something so beautiful and I will protect this. Limit o karimba? Gusto ito eh. Tapos pag nasa kwarto na, sakit siyang tutoy. Yung mga dati nga na akala namin, kami lang ang gumagawa, ginagawa nyo na din ngayon. At iba dati tayo lang nagpapap na din kayo. Kaya hindi na yung iba. Would you be Arnie na? Wow! Jermaine, look, of course! I'd love to! Thank you! Members, eh pag-uusapan naman natin ang unforgettable love life ni Mimi Vines Ganda. Naku-curious ako because I did not know kung paano ba nagsimula yung love story niyo ni Ayon. Alam ko syempre nasa Showtime siya, etc. Pero who made the first move? Kung crush mo ba talaga siya? Kasi naalala mo, nagja-judge ako ng Q&A. So parang hindi siya yung original Mr. Escort eh. Tapos pumalit siya, tapos parang may issue na kayo na. So, kwentuhan mo naman kami. Paano ba? Hindi ko talaga ma-recall kung kailan ako nagsimulang lumandi sa kanya. Siyempre, nang simula, hindi ka pwedeng lumandi-landi eh, di ba? Kasi siyempre, host ako ng program. Tapos machichismis. At saka bawal, pagagalitan ako nung, ano, ng management. Hoy, nilalandi mo yung escort. Yung ganyan. Tapos, ang pagkakaalam ko, sinama namin siyang gumimik. Eh, kasi barkada ko yung hashtags, di ba? So, alam ko, lumabas kami nila Kid, nila Ronnie, nila Zeus. Tapos, inaya namin siya. Nagiging regular na namin siyang kasama sa gimmick. So, nagiging, ano, nakagrupo na namin siya. Tapos, nilalandi-landi ko siya. Eh, kasi di ba nilalandi ko siya sa show? Minsan, itinatawid ko kahit tapos na yung show. May mga times na iba na yung arte namin. Yung mga, yung ganyan, parang, yung nagdedire-diretso nga, yung kahit tapos na yung show, parang ganun pa rin. Hanggang sa isang beses, sinabi niya na sa mga kila Wilbert, kila, sa mga hashtags kila Ronnie na parang nalulungkot daw siya kasi hindi niya malaman kung naglalaro lang kami o totoo na. So parang, ayaw niyang mag-assume na? Oo. Seryoso ba si Vice? Correct. So ano? Special na daw ako sa kanya. Sabi niya gano'n. Diba ang kapal? Totoo, sinabi niya. Diba ang kapal ng burnik ko, dahil? Tapos, bet. Nung nakikita mo na siya sa show, parang, wow. Yung jawain, hindi ko alam, pero bet ko siya. Di ba may mga ganda, ang gwapo naman ito, ang hot naman ito, parang ganun. Parang, bet ko siya. Tapos habang tumatagal, lalo ko siyang nabibetan kasi nga ang bait niya. Tapos hindi pabigat. Yun kasi ang gusto ko sa lalaki, yung lalaking hindi mo iintindihin. Hindi yung, huy, okay pa ba siya, yung ganyan-ganyan. Hindi, okay lang siya. Hindi siya alagain. Tapos nakikita ko yung effort niya. Pag aalis kami, out. Ayos na ayos siya. Tapos kinukwento niya sa akin, alam mo, pag mag-i-invite daw ako na, kunyari sabihin, revel tayo ng weekend. Kasi regularly lumalabas ako eh, nagre-revel. Revel tayo ng weekend. Ah. Yung TF niya sa Showtime, binibili niya ng suit. Lagi siya, pagwapo sa'yo. Oo, lagi siya nakasuit. Yung mapormang suit, yung naka-jeans, tapos nakasuit. Sabi ko, lagi ka nakaganyan, huwag ka nang nagaganyan. Sabi ko, ganun, masyado kong ganap na ganap. Tapos yung kunento niya na sa akin, kalaunan, ano, ine-effort ko yun. Tapos sabi mo sa akin, pwede namang naka-t-shirt, kaya nag-t-shirt na lang ako. Pero tuwing lumalabas kami, bumibili siya ng bagong t-shirt. Kasi interesting. Diba? Babae ka dun, baby. Bet niya talaga ako. Parang sabi niya talaga, hindi na pwede makawala to. Pero wait lang. So wait, paano naging official na? Kinausap ko siya. So sabi ko, gusto mo tayo na? Tapos anong sagot sa akin? Kayo po. Di ba bastos? Sa sobrang paggalang niya, ang bastos na lang dating niya. Kayo po, ah!
Diba? Mag-aalak ka sana, pero bastos nung dating mo. Ano, kayo po? Ano, kayo, ikaw, gusto mo ba? Eh, hindi, pwedeng gusto ko lang. Habi kong ganun, ayoko. Hindi ako ganun, hindi ako namumura sa ilang lalaki. Ay, gusto ko, kailangan mag-jowa tayo, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos sabi niya, oh, gusto ko naman. Sabi niya ganun, gusto ko naman. Kala ko nga ikaw ang may aya, o ganyan, ganyan. O sige na, huwag na natin, huwag na tayong magbahabang chikahan. Mag-jowa na tayo ngayon. Do you have any fears for him? Yeah. Kasi syempre, you're dating me. Grabe. Kago kita. Kaya, it was also my decision nung simula na, hindi natin to ilalabas. Kasi, tago. Tapos na-hurt siya. Minsan, nahuhulasan siya na parang, bakit ako tinatago? Parang baliktad. Ba't ako tinatago? Kasi, ano, parang, kasi ito lang ako, probinsyano ako, ganyan, 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 ganyan. Nararamdaman ko na-affect yung self-esteem niya. Na-insecure siya. Oo. Eh, yun din ang nararamdaman ko dati. Yung parang ang baba ng tingin ko sa sarili ko kasi tinatago nila akong lahat. Yung parang, ano pang, basta baba akong tao? Yung parang, nakakadiri ba ako? Diba? Eh, may mga fans naman akong mahal ako. Diba? Parang mahal naman ako ng maraming Pilipino. Pero bakit parang ito, yung iba nga nararamdaman ko na kaibigan lang nila ako pero proud na proud sila sa akin eh. Kapitbahay lang nila ako pero proud kami. Dito nakatira si Tutoy, diba? Kapitbahay ko si Tutoy, classmate. Pero yung jowa ko, hindi siya maging proud na ako yung jowa niya. Paano mo pinaintindi sa kanya na tago muna natin, this is for your own sake? Nahihirapan, hindi namin laging pinag-uusapan na alam kong nakaka-affect na. Nagsastruggle ako sa sarili ko na ito yung iniinda ko dati, yung parang ito yung iniyak ko dati. Itatago kita, di ba? Parang ako dati, ayoko nang tinatago ako, pero ba't ngayon tinatago ko siya? Parang, ang tagal ko nang natatakot, takot na lang tayo ng takot, araw-araw, ganyan, lagi na lang takot. Pero nag-decide ako ng, ayoko nang matakot, wala na akong pakialam. Kung ika-cancel nyo kami, dahil ayaw nyo sa bakla at sa lalaking nag-iibigan, wala na kaming paki, nakaipon naman na ako, at saka ang tagal ko naman itong pinagdasal, di ba? Tapos ngayon nandito, tinatago. Hindi na. Natatandaan ko yung point na, I'll make this official. Ano yung move na yun? Sa Showtime anniversary, it just happened. Kusa siyang lumabas, kusa siyang naramdaman ng dibdib ko, kusa siyang naisip ng utak ko, kusa siyang sinabi ng dila ko. And I was so happy when it happened. Paano mo siya sinabi? Kanimutan ko na yung exact words, pero ang pinag-uusapan namin doon about yung pagmamahal na nakukuha mo sa ibang tao. We just need to be loved by that one person that we choose. Parang ganun. Who matters the most? Parang kahit talikuran ka ng buong mundo, ang mahalaga, mahal ka ng mahal mo. Kung sino yung mahal mo, mag-concentrate ka dun sa taong mahal mo at kunin mo yung pagmamahal na binibigay niya sa'yo. Katulad ni Ayon. Bigla ko siyang in-out. Katulad ni Ayon. Yung nagulat na lang din siya, ha? Buong show tayo nagulat, in-out. Katulad ni Ayon, katulad naming dalawa. Wala na akong pakialam, di ba? Sapat na sa aking, kahit hindi ako mahal ng lahat, ang mahalaga sa akin ngayon, mahal ako ni Ayon. Parang, ayun na. Yung, how liberating was sobrang that? Liberating. Parang, hindi siya tinik, troso yung natanggal sa lalamunan ko, sa tinik, sa dibdib ko. Ang sarap. And I saw the joy in Ayon's eyes. Tapos umiyak siya. Umiyak siya sa Showtime. Nung sinabi ko yun, umiyak siya. Parang deserve niya. Ang sarap. Ay, at putang ina, paninindigan ko to hanggang ngayon. Paninindigan ko. This is something so beautiful and I will protect this. Oh, would you stay? Na ginawa sa'yo ng ibang tao at ayaw mong gawin doon sa taong mahal. And I think yung mga experience mo before helped you decide na wag si Ayon, hindi ko siya kayang saktan. So, bunga, at least, di ba, napapositivize natin yung mga previous bad experiences natin to be a better person, to be a better partner. Correct. At saka yung claiming what you deserve, we have to claim what we deserve. Kasi for the longest time, marami tayong kapatid sa community na hindi nila kiniklaim yung deserve nila. Not if they settle lang. Yeah. Anong dinidikta
ka ng society. They settle for less because they thought yun lang yung deserve nila. No, you deserve the best. You deserve the most beautiful relationship. You deserve the greatest love. Ang istorya lang na alam ng marami, ng buong Pilipinas, ng maraming tao, di ba? Ang istorya lang na alam nila, yung baklang niloloko ng lalaki at pumapayag yung bakla, nalokohin siya kasi mahal niya yung lalaki at dahil bakla lang siya sa paniniwala niya, pumapayag siya. Yun lang yung istorya. Kaya ngayon, kailangan nating hindi lang yun, maraming magagandang istorya ang nangyayari sa ano, sa komunidad. The successful and beautiful love stories of people from the community kasi kailangan itong mas marinig, mas makita ng mga tao, not just normalizing it. Ang point namin dito, totoo siyang nangyayari sa buhay at kailangan siyang mas ma-expose. Para yung mga ibang katulad namin ni Mime na may partners na, you know, very happy in their relationship, ay huwag nang matakot at ipakita sa buong mundo ang kanilang magandang relasyon. Same, yung nangyayari sa mga relasyon ninyo, nangyayari sa relasyon namin. Yung mga dati nga na akala namin, kami lang ang gumagawa, ginagawa nyo na dito. kaya nape-pressure nga kami na galingan kasi ginagawa na rin ng mga babae. Ginagawa, ginagawa nyo rin lahat. Diba dati tayo lang nagpapapak na din. Kaya hindi na yun iba. Marami talaga mga babae nagpapatira sa pag. Alam niyo, marami kami mga artistang kilala. Na-realize namin, ay, normal din pala sa kanila. Kaya walang pinagkaiba. Si Vice o yung mga ibang LGBT couples, ba't pa kayo nagpapakasal? Eh, hindi naman yan nire-recognize in the Philippines. It's null and void. Sayang lang effort nyo, etc. Hindi yan kailangan ng bansang Pilipinas. What can you say about that? Hindi naman namin yung ginawa para sa Pilipinas. Hindi rin naman namin ginawa yun para sa kanila. Hindi rin naman namin ginawa yun para protektahan kami ng gobyerno o ng anumang batas. Ginawa namin yun dahil gusto namin. Ginawa namin yun dahil masaya kaming sineselebrate yung oras na yon. Masaya kaming nagsusuotan ng singseng, masaya kaming nagpapalitan ng vows, masaya akong lumalakad. Ginawa namin yun dahil masaya kami. Para sa amin. Kahit hindi nyo pa kilalanin yung ginawa namin, okay lang. Amin yun. Amin. Masaya kami doon. Amin yun. Tama ka doon. Pero ito na, Mime. Kinasal na kayo. You've been living together happily. What are your future plans? Ikaw rin ba ninais mong maging isang ina? Isang magulang? And what are your plans of having children if yes? Seriously, plans, big plans, wala. Nagko-concentrate ako sa araw-araw. I want to make sure that today, masaya siya, masaya ako. I want to make sure that today, may ginagawa siyang nagpapasaya sa kanya. Ako din, I want to make sure today, okay kami hanggang matapos yung gabi. Tapos bukas ulit. Pero nandun ako sa point ng life ko na parang settled na ako talaga. Okay na ako sa maraming nangyayari sa paligid ko at sa buhay ko. Gusto ko na lang siyang i-maintain. Okay na ako sa ganung takbo ng buhay. Yung wala kaming hinahanap, wala kaming gusto pa, yung dapat ganito pa, okay na ako. Gusto ko na lang ng kalmang buhay. Yun na lang ang pinapanood. Gusto ko kalma ulit bukas, tapos wala kaming sakit. Pero yung mga planong dapat ganito mangyari, dapat ganito ma-achieve. Yung contentment, iba, no? And I can see it in your eyes and the way you talk about your relationship and your happiness, andun yung contentment. Masaya ako para sa'yo, Mimena. Thank you. May contentment ka na kasi maraming mga, you know, nasa kanila na lahat na iisipin natin. Pero there's so much greed. There's so much ambition. Yeah. Ini-enjoy ko itong bahay ko. Ini-enjoy ko si Ayon. Ini-enjoy ko yung sarili ko, yung pamilya ko, yung karera ko na matagal ko nang ipinanalangin, yung kinikita ko ngayon. Diba? Kaya kapag tinanong, gagawa ka ba ng movie? Para saan? Diba? May papatunayan. Oo, yung bakit hindi mo ginawa yung Idol Philippines? Para saan?
yun ang tanong ko na para saan, ba't ko gagawin yung Idol Philippines? Pag nagawa ko yung Idol Philippines, mangangaragda naman ako, mababawasan kami ng oras ni Ayon para dagdag kita. Diba? Para ano, mas popular, yung ganyan. Para saan? There was a point din also na naisip ko yung pagbe-baby. Mm-hmm. Pagbe-baby. Pero sabi ko talaga, mahirap eh. Hindi sapat na may pera ka lang. Hindi, diba? So yung utak ko, hindi ko alam kung ready yung utak ko. Kaya sabi ko, ay, park muna natin yan. Hindi yan minamadali, diba? Kung mangyayari, mangyayari. Kung hindi. Pero ngayon, enjoy ko muna si Ayon. Tsaka hindi pa naman tayo ready maging mother. Ako nga, hindi pa ako handa. Pero in the future, we have future plans. But we still don't know kung paano namin siya gagawin. Oo. Maraming factors yan eh. Diba? Hindi lang puro pera. Kasi yung iba, diba sinasabi, huwag ka munang magmagulang kasi wala kang kakayahang magpalaki. Eh, mag-sustain, mag-provide. Diba? Eh, minsan, kaya mo namang mag-provide. Pero hindi lang kasi yun ang pinoprovide mo. Paano ka maglambing kay Ayon? Ay, sobra akong malambing sa kanya. Touchy-feely kasi ako eh. Yun ang language of love. Oo. Mahalik ako, ma-touchy-feely ako. Tapos, ang dami kong languages of love. Tapos, masalita din ako, ma-I love you ako. Words of love. In fairness, kay Mimim, ma-I love you siya kahit sa mga kaibigan. Pero di ba nauusungin yung ano, yung mga baby talk, nabi-baby talk ka rin ba? Oo. Paano? Hindi pa ginagawa ng diri na ako sa sarili ko. Parang okay lang yung pagdarawala kami nakakarinig. Ang dami mga nagbaviral ngayon na baby talk. Paano daw ang baby parang talk? Bagay naman sa kanila kasi bata bias, sila. Bias ako si 46 na ako. Parang give ko na sa kanila. Yung ano yung kunyari, tutok na dyan siya. Tutok sa ano. Tapos tatabi ko, kish tutoy. Tapos sasagot mo, kish noy. Ganun. Kish tutoy. Tapos pag nasa kwarto na, sakit siya ang tutoy. Tapos kukuha na siya ng tubig, kukuha siya ng gamot. Diba? Hindi pong tutoy. Alam mo, secret lang natin, pero si Sir Tino sa kanila, si Luke, nabubwisit na sa akin, kaka-baby talk. Para kang baby talk? Kasi sabi niya, can you please stop talking like a 3-year-old girl? Mimi? I want to have a water, please. Di ba minsan pag inaantok na tayo, alingaga tayo, ang English yung fuzzy. Babe, I'm fuzzy! Tapos, hug me! Mga ganon. Eh, pero, ang mga lalaki, nagbe-baby talk din yan. Talaga? Si Ali ba? Yun lang, yung kish noy, ganun lang. Mga ganon. Curious ako ah, kasi lagi din tinatanong sa akin to ng mga kaibigan ko, ng mga netizens, mga marites. Laging tinatanong ito ng mga marites sa mga baklang masaya sa kanilang relasyon. Did you ever come to a point na naisip mo, natatakot ka ba na ipagpalit ka ni Ayon sa totoong babae? Hindi. Alam mo kung ba't hindi ako natatakot? Kasi hindi ko naman siya iniisip. Hindi ko siya ine-entertain yung thought. Pangalawa, hindi yun pinaparamdam sa akin ni Ayon. That's cool. At saka, hindi ako masyadong nagugugol ng oras sa pag-iisip ng mga pwedeng maging problema na hindi pa nangyayari. Mas gusto kong mag-dwell sa masaya, sa now. Ano ba yung now namin? Ang now namin, masaya kami, wala kaming problema. Hindi perfect ang relasyon namin, nagkakabwisitan kami, di ba? Nagkakatampon, pero hindi kami nag-aaway. Tapos walang threat na maghihiwalay, walang threat sa pagsasama namin, hindi namin nararamdaman yon. And if ever mangyari yon, if it happens, it happens. Bahala na kung ano mangyari sa kung mabaliw ako, di mabaliw. Kung mahugal-gul ako, magugul. Kung manabur, mga ladkad ako ng babae, di mangyari. Pero ngayon, bakit po problemahin yun? Tama. Diba? At saka pwede ba, huwag nyo nag-i-issue yan. Kasi alam nyo po, hindi lang naman po bakla ang mga pinagpapalit. Pati mga tunay na babae at pati mga lalaki pinagpapalit. Huwag nyo na pong isipin na dahil mga bakla kami, ipagpapalit kami ng mga jowa namin. Masaya po kami. At saka ang dami-dami nyo nang iniisip sa buhay. Ang hirap-hirap ng mga buhay nyo. Huwag nyo na kaming isama sa mga problema nyo. Kung mga bababae sa Ayon, huwag nyo na isama sa problema nyo yan. Alam ko may problema kang sarili, doon ka muna. Happy Pride Month. Happy Pride Month. I'm so happy ginawa mo itong interview na ito dito sa aking channel. So, before we end this interview, I just wanna ask you, maraming mga LGBT members, I'm sure, ang nanonood nitong vlog natin. Anong payo ang mabibigay mo sa kanila
unang-una doon sa mga hindi pa nakakahanap ng kanilang pag-ibig. Pangalawa, doon na sa mga nakahanap ng kanilang pag-ibig. Anong gusto mong sabihin for the Pride Month? Let's be kind to one another. Kasi marami din mga baklang tayo-tayo, oh. Oo, di ba? Minsan, ang salbahe natin sa isa't isa. Ayaw na ayaw natin, dinadown tayo ng mga lalaki, ng mga babae, pero dinadown natin ng mga kasama natin sa komunidad. Yung ganyan. Bigyan mo ng pagpapahalaga yung sarili mo. At bigyan mo rin ng pagpapahalaga yung ibang miyembro natin sa komunidad. Diba? Lahat tayong maganda. Yung love, yung happiness namin ni Jervie ngayon, yung mga blessings na natatanggap namin ngayon, makukuha nyo din yan. In time, baka sa ibang paraan, sa ibang hugis, sa ibang itsura, sa ibang panahon, baka mga mas bongga pa. Diba? Kaya kapit lang. Kami ni Jervie ay dalawa lamang sa maraming mukha ng LGBTQIA+ community. Masaya kami. Okay kami. Matagumpay kami. At kung ganito kami, kayo din. Caring, caring. At kung mangyayari din po yun sa inyo, magiging masaya kami din. Yun ang importante, di ba? Maging masaya. Maging masaya tayo sa kasiyahan, sa tagumpay ng bawat isa. Itatanong po si Luke ng mga questions about our jowa. So, sasagutin lang namin yan ni Nenevance Galila. At ang ating host for today ay walang iba kundi si Mr. Luke. Yes! You wrote everything down, eh? Usap ang jowa. Wow. Effort sa kanya. Describe your partner in a single word. Best! Best! Best jowa ko yan sa lahat na naging jowa ko. Dax! Ah! Gano ka dax si jowa? Grabe talaga. Hindi niya na mag-ibig sabihin. Naaayon naman sa pangangailangan. Ito, hindi nakakatawa to. Pero yung buhok niya. Kasi ang ganda ng kulay. Yung ay, totoo natural, to? Natural? Yung pagka-ash blonde niya. Tapos parang na-amaze ako lalo na tinitignan ko siya sa umar. Ito ganda ng kulay ng buhok niya. Na parang hindi ko siya ma-achieve. Tapos parang sexy-sexy ako kasi sa mga lalaking magiging lang. Ay, ako pala. Sexy-sexy ako sa puwet ni Ayon. Sa puwet? Ang ganda ng puwet niya. Ako naman dito sa dibdib. Tapos, winwork niya talaga yun ha, ng bongga. Noong una kasi niloloko ko yun, sabi ko parang hindi masyadong bongga yung puwet mo. Tapos, ginim niya ng bongga. Ang ganda-ganda niya magpantalon, ang ganda ng puwet ni Ayo. Pero sa mga talagang bako-bako. Lalo na pag nakaboxer siya ng puti, ang ganda. What is the best time for sex? Ako, at night, before we sleep. Gabi talaga. I also like gabi. Parang may iba, parang may ibang libog ang gabi sa akin. Pag umaga or parang iba yung gusto natin. Hindi ko maalala kung kailan ko na-experience yun. Parang hindi ko talaga bit. O tsaka pag umaga kasi, wala akong makeup nun, hindi ako maganda nun, hindi ma-Elias. Do you have a message for your partner? Yeah, kasi hindi natin kasama sa kanya. May message ka. Ang message ko kay Ayon is thank you and let's stay this way for as long as we can. Let's pray to stay this way forever. Babe, I just want to thank you for everything. You know, I've been very happy with you, how you treat me, how your family treats me, and how we are together for the last 10 years. And just like what Vice said, I would like to stay the same. And if not the same, even better, as long as I'm with you. And I love you. Oh! Thank you. Wow. Alam mo sa lahat na nag-vlog dito sa bahay ko, ikaw lang may paganito. Yes, my advice. Thank you for the love and for being an inspiration in life. We love you. Would you be our ninang? Wow, Jermaine, look, of course. I'd love to. Thank you. Babes, she said yes. Yes, I'll be your ninang. Thank you, thank you. Wow! So sa London na kasal? Ay, gusto ko yun. Gusto ko yun.
Gusto ko yung ano, umingglan. Ang taray. Buksan mo naman para bongga kasi ito. Ano yan eh? Naku, ayan, bubuksan natin. Makikita na ng mga viewers mo. Hindi ko na tuloy ano to. Maipapaikot. Iririgalo pa sa ibang tao. Ay, ang ganda. Thank you. Thank you. This will never wither. Kahit anong weather. Don't forget to like and subscribe to this aking YouTube channel. Ako po si Callum Perry. With my fiancé, Luke, at ang aming ninang, si Mimi Vice. Thank you. Thank you.